Nagpapanik na mga kababayan yung kampo ni Len Len. And pati siguro yung ibang mga kandidato for president and vice president, 47 days or 46 days na lang yata yung natitira po. Kulilat pa rin sila. At tingnan ninyo itong balita dito mga kababayan sa ano ba to? Manila Times. Basa ninyo to. Robredo's daughter appeals for more volunteers and supporters. What? Kala ko ba nag-uumapaw na yung inyong mga supporters? Umabot na nga kayong ilan na ba yon? 147,000 doon sa Pasig Laban. Oh, wala bang gustong mag-volunteer doon? Kulang pa ba yon? Ano nangyari? Bakit parang baliktad yata yung mga yung mga sinasabi ninyo? Baliktad yata. Kontra-kontra. Why you appeal for more volunteers and supporters? You have enough? Ay, oo nga pala, no? Sorry. Yung mga nakita pala natin doon na nagsisiksikan, mga lobo pala yon. Mga lobo at sibuyas pala yung nagsisiksikan doon, di man mga tao. Booking kayo tuloy. Yung lamang ni Bongbong Marcos, 44% kay Bongbong, 27% kay Lenle. Napakalayo pa rin. Maski doon sa mga unscientific na pa-survey. Ito ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Robredo's daughter appeals for more volunteers, supporters. The daughter of Vice President Robredo encouraged volunteers and supporters to reach out to new individuals and persuade them to support her mother's presidential campaign. Nagmamakaawa na. May ganon. Hindi mo kailangang magmakaawa kung maganda yung programa mo. Di ba? Ba't kailangan mong magmakaawa? Never na ang kampo ni Bongbong Marcos nagmakaawa. Si Bongbong Marcos po, the unit team, they just present. They're just presenting their platform. Ito ano yung gagawin natin para maayos yung ating bayan. And people, mga kababayan, just, you know, jumping on the bandwagon this time. Parang yung mga tao ay minamagnet. Kasi po, sabi ni Bongbong Marcos, ayaw ko niya ng negative campaigning. Yun ang nakakamagnet sa mga tao. He is for unity. He never siyang nanira. Iniwan ninyo na nagigets ano, mga kakampon, kung bakit ayaw sa inyo. Sabi ko nga kanina, yung kampanya ninyo kasi is based on hate. Pagkapuot. Walang may gusto sa taong masama ang ugali. Laging galit. Yung mga supporters ninyo, palaaway. Di ba? Walang may gusto sa ganong tao. Ang hindi ko maintindihan kung bakit hindi ninyo magets. Lalaban tayo. Doon pa lang, wala na. Tapos na. Ang mensahe po ninyo, punong-puno ng hate yung mensahe ninyo. Habang yung mensahe ni Bongbong Marcos, punong-puno ng pagmamahal sa kapwa, kahit nga nilalait ninyo araw-araw, kahit sinusugod ninyo yung kampanya, imagine, tapunan mo ng kwan yung mukha ni Bongbong Marcos.
Tapos ano pa siya? Nag-flying kiss pa si Bongbong Marcos. O sino yung talo doon? May nakita kayo mga supporters na ni Bongbong Marcos na naging violente? Ano ba hindi? Ini-ignore lang kayo. Inapabayaan lang kayo. The result for that, mga kababayan, sympathy from the Filipino people. Kayo, iniiwasan kayo ng mga taong parang may kitong. Nakita ko itong si Dr. Janine Patricia, Tricia Robredo, tapos kapatid niya. Nakikiusap sa mga tao, tapos sabi ng mga... BBMan niya kami, BBM. Kaya siya nagsabi ng ganito, mga kababayan. You see, Dr. Janine Robredo made a request in a Facebook post emphasizing that more work is needed because the situation on the ground differs significantly from his mother's jump-up grand rallies. Oh, this is an admission, mga kababayan. By nanay's daughter mismo. Ibang-iba daw. Bakit? Doon sa rally kasi hinakot yun. At ano pa, ni-require ni Damaso at ni Madrid Cacao, yung mga may-ari ng eskwilahan kasi, mga Catholic schools kasi yun eh, pag-ari ni Damaso. Ni-require, hindi maka-obra, hindi maka-kontra yung mga bata. Kaya yun, ang daming mga crowd. Pero most of them, di man botante, hinakot lang. Masabi na may mga maraming taong nagsisiksikan plus balloons. You see? Pero on the ground, langaw po. Nakita niyo yung mga motorcades nila. Wala man tao na nag-aabang tulad kay Bongbong Marcos na halos hindi makaabanti yung... Halos naglalakad na lang yung mga tao. Di makabante. You see? Kay Len Len, yung sinasakyan niya ang bilis parang ambulance. May pinos nga sa TikTok. Ang bilis. Parang ambulance. Gaganon-ganon niya. Wala man tao sa magkabilang kalye. Tingnan ninyo. Kaya hindi na sila mag-motorcade. Now, this is an admission. O, kita ninyo. She is appealing for more supporters and volunteers. Bakit ka mag-appeal kung overwhelming yung support sa inyo? Booking kayo ngayon. Na bingwit kayo ngayon sa inyong sariling bibig. Don't want to be the one who spoils the party, but let's address the elephant in the room. Our rallies have been the absolute best. What? But the situation on the ground is very different. Yon. Andami, ang ibig sabihin ninyo, andaming nakikita dyan kasi inakot sa mga rallies ninyo, pero on the ground, iba. You are being rejected by people. So ano yon? She revealed that she was saddened after being verbally attacked several times in hostile communities, despite the fact that she enjoys doing market runs, door-to-door campaigns. You are verbally attacked kasi ang nagsimula niyan kayo, yung nanay mo. At yung lahat ng kakampon na wala nang sinabing mabuti be sa inyong mga campaign sorties o sa debate. Araw-araw ba naman inyong siraan si Bongbong Marcos? Sinong mga supporters niya ang magugusto nyo noon? And as you encounter them in the barangay, siyempre, bibwiltahan kayo. Di ba? Nagtanim kayo ng hangin. Sabi nga, bagyo ang inyong aanihin. What you sow, you reap.
Naintindihan mo, Dr. Tricia? Kung ano ang itinanim ninyo, yon ang aanihin ninyo. Nagtanim kayo ng galit. Ayun.